kalaban. Kailangan nila dito mahanap kung saan ilalagay yung plu. Find the plu. Pero kailangan mag-leave muna ng clue. Ng Onyx. Yun yung real world manipulation. Nabigtin yung AP Brand lumaban sa team fight na yun. And again, kapag nagko-collapse na yung AP Brand, parang similar sa Minowans Fury kanya kanina with the Minotaur, nandun yung Petrify Punishment mula sa Kadita. And hindi naman kailangan kasi maka-burst damage yung Onyx dito. As long as nakokontrol yung heroes and makapag-dish out siya ng enough damage and mag-proc yung later edition, ang daming follow-up na magagaling mula kila Boots, kila Sans, and of course, pati na kay Chewe. And K-Boy in this game, bukod doon sa pagpitas na pinakita niya doon kay Ogwen in the gold lane, naging maganda din ang kanyang responses in the mid lane. Kaya naman 4-1 and 2 ang kanyang score. Yeah. Napakaganda ng play na pinapakita dito ng second pick Kadita ng Onyx Indonesia. Oo nga, meron pang Petrify. So parang pag ikaw dito si Pew, parang may, okay, naka-purify. So again, this is the third turtle of the game. Nandito ngayon si Kyrie para magbigay ng vision para sa mga players ng Onyx sa kanyang mga kakampi. Same goes with Kyle Tease, yet marereset muna. Blop. Pero si Blop Tease sa may top lane, ginamit na rin dito ang kanyang second skill pero mag-back away. Raging Sandstorm ginamit din para makatakas doon. Walang Blazing Do It, yes si Chewe. 7 minutes pa lang at turtle pa lang objective natin. Pero napakaipit na mangyayari. Sinasayaw na agad ng AP Pren. Pero half HP na, Flap TC going in towards Sans. Wala pang available na quicksand guard muli. Pero mukhang turn kay Ogwen ang kanilang call. Balik tayo sa turtle. And that's going to be secured by Kyle TC. All three turtles ay mapupunta sa kamay ng AP Pren. Pero grabe yung presence of mind ni Kyrie. Bumalik siya. He was actually in time to put the retribution in. Unfortunately, mas malaki na lang din talaga yung appraises na retry damage. And Onyx, although I would say nalulukis sila pagdating sa mga positioning, but still, AP Brand, hindi rin naman ganun kadali i-punish itong lineup ng Onyx considering na sobrang patient din ni Kiboy. Even though na-force out yung Petrify kanina, but that's still resources being burned on the side of Onyx. Tumatalon-talon lang ang ating gold lead. Ngayon, nasa kamay ng AP Brand. Kanina, nasa kamay ng Onyx. Ito na ata ang pinakamalapit na serye na panood ko sa M-Series. Ito na rin yata yung pinaka-intense kasi alam mong pwede magbigayin yung dalawa. Ito yung totoong parehas lamang. Oo, parehas silang lamang dito. Parehas rin lugi. Oo. Lahat na. Parehas na kayo magaling. Sige na. Oo. Best of the best. Oy! Best of the best talaga. Pero may kita natin, Super Marco makakasira ng Tore. So yun pala ang ginagawa na yung ginagawa na AP Brand. Sumasalisi. Oo, Tore lang pala muna. Pero, never mind the teamfight. Tore lang talaga. Pero kailangan na nila magsimula. Kailangan na nila magsimula ng macro objectives dito, especially the tower objectives. Kasi humahap din na rin yung Eve tsaka Kadita. Yan, ito naman yung advantage na meron kang tank jungler, no? You're able to do this. Sort of like yung post 5 na Novaria, na kung saan yung dalawang mage, sobrang sakit niya sa late game. And very crucial itong item pickup ni Eve, yung Glowing Wand. HP-based damage yan. So mararamdaman ni Kyle TZ, pati na rin ni Fuyu yan, under the Nether Realm. Hindi pwede maging masaya ang AP Brand, considering na ang daming HP-based damage from the side of Onyx. Tignan mo yung gulat na damage dito kay CW. At mukhang mag-aabang na naman ng next big team fight dahil ang Lorde, 20 seconds na lang bago lumabas. And Onyx, they're gonna get Sans here. May Raging Sandstorm na rin. Nahanap na nila si Sans! Minus one ngayon. Kiboy! Para sa side ng Onyx. At yung lang na ton, hindi na kalangoy! Hindi na kalangoy pa! Paano makakalangoy? Mali eh wala ka yung blue! Mali yung combo ni Kiboy, boy! Ulti muna bago Petri para immune! Tapos ang nangyari doon, umaga na naman yung New Year niya. Yung full party na punta sa Christmas. Dahil dyan, naririnig ulit natin na sigawan ng mga tao dito sa ating venue na buhayan na lakas. At isa sa mga bibigay na lakas, kinukuha ngayon ay AP Brand, yung Lord. Ang Lord ngayon mukhang libre ng masesecure ng AP Brand. Yeah. This is the first Lord of the game secured by the Beast. And this is fast momentum shift for AP Brand. Remember, meron silang damage. They also have protection. Kailangan lang nila maiwasan dito yung punishment na magagaling both from Kiboy and Boots. But they have decent frontliners for AP Brand to do that. Nandyan yung Frederin, nandyan din yung Khalid. And of course, do not forget yung Edith. Kahit pa room yan, nagiging secondary damage dealer yan. Yeah. And grabe yung face check doon ni Kyle TZ. Nakuha ng isa. Pero si Super Marco, maganda ang kanyang pagpwesto muli. Pero si Fyu ata ay delikato. Grabe, purify lang. Ginamit niya yung purify niya para makatakas doon. So ibig sabihin, pwede siyang targetin ni Kiboy. Actually, maganda to para sa side ng Onyx kasi meron pang petrify nga pala si Kiboy at si Mafiu ang pwedeng kumounter doon sa supposedly play nila. But yeah, Lord will march in dito sa may bandang ibaba. Yeah, but this is the first time na makikita ng Onyx na mag-group out dito sa AP Brand. Problema actually yung Netherrealm.
And yung Nether Realm na yun ay kailangan talagang abangan ng Onyx. Dahil pwede silang gulatin. At yung top lane, nakakalibre lang si Super Marco. That's going to be another turret going to the hands of AP Bread. Oh, I like this build-up from Plaptizi. Meron siyang Rose Gold. Wow. Survivable na siya agad sa kanita. Actually, pwede niyang dive in. Yung lineup dito ng AP Bread, tapos gamitin niya agad yung Sun Guard. Even if ma-cancel, okay lang. That spell's being burned from the side of Onyx. At yun ang gusto mo if you're Plaptizi. Turret na naman ang target dito ng AP Bren. At unti-unti nang nakokontrol ng AP Bren ang Land of Dawn. At unti-unti na rin ngayon na napapigilan ang pwedeng puntahan ng mga players. Turret going to the hands of AP Bren. Oh, I like this build-up from Plaptizi. Meron siyang Rose Gold. Wow. Survivable na siya agad sa kanita. Actually, pwede niyang dive in. Yung lineup dito ng AP Bren, tapos gamitin niya agad yung Sun Guard. Even if ma-cancel, okay lang. That spell's being burned from the side of Onyx. At yun ang gusto mo if you're Plaptizi. Turret na naman ang target dito ng AP Bren. At unti-unti nang nakokontrol ng AP Bren ang Land of Dawn. At unti-unti na rin ngayon na napapigilan ang pwedeng puntahan ng mga players. Si Boots dito, mukhang makatatarget pa nga nila. Kinakita ng Torn aboard Memory at isama mo pa ngayon si Kiboy! Dalawa na wala para sa side ng Onyx Indonesia. At tuloy-tuloy lang para sa AP Bren dahil wala pa namamatay sa kanila. Ang control ngayon ng AP Bren ay kailangan ng respetuhin ng Onyx as the gold lead goes to 6K. Nararamdaman nyo na ba? Nararamdaman nyo na ba, Pilipinas? At unti-unti na nga kumakatok. Nararamdaman natin ang konting pak. Pero sa pagkatok na yon, pipilitin pa rin dumepensa ngayon ng Onyx. Kung ikaw si Kiboy, at matalo ka dito, hindi ka makakatulog mamaya. Hindi niya na-petrify yung AP Bren. And that allowed AP Bren to return the favors and win that team fight. And again, sobrang crucial nun kasi napakabilis mag-wrap up ng momentum ng AP Bren. Suddenly, you find yourselves in a situation where isang stun lang kaya kang patayin ng Brody. This is a very, very dire situation if you're Onyx Indonesia. Pero huwag natin kalimutan, guys. Hindi pa tapos hanggat hindi nababasag ang crystal. Kyrie! Pero si Kyrie, mali ang napuntahan! Welcome back to the Philippines, baby! Wala ang nag-retry dito ng Onyx! Ginamit na rin yung revelation sa batata para sa Kiboy, kanya! Kiboy, Kiboy! Pero paglangoy, napigilan na! Netherrealm! Nagamit na rin yung Netherrealm na sinasabi natin sa counter! Si Owen dito hinahanap si Kiboy! That's it! Naririnig na natin ang pagkumpas ng mga bala dito ng mga players that's na yung friend! Meron pa minion sa may bottom lane. Masyado na bang mataas ang paglipad ng mga Sky Kings? Ipapababa na ba ng AP Bren? At sa aming lupang sinilangan, never pang malalamangan. Nagtatower lock na ngayon. At AP Bren, ang patunay na tayo tahanan ng pinakamalakas na Mobile Legends Bang Bang